Okay, magandang araw sa atin lahat mga boxing fans. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Bad Ratlis Boxing Channel, no. Pag-uusapan natin ngayon at patutunayan natin na ang mga si Bob Arum ay fake news yung pinapalabas na nakikipag-usap sa kanya itong si Manny Pacquiao o ang Team Pacquiao para sa nalalapit na laban o sa para sa laban nila ni Terence Crawford. Yan ang paglilingkod natin at saka yung balita pa pala na sagot naman ni Turman sa pang-asar ni Adrian Broner na hanggang 2 rounds lang abutin si Turman kung sakali magkakaharap sila ni Adrian Broner. Gayun din pag-usapan din natin tong si pagbabalik ni Victor Ortiz. Yan ang paglilingkod natin ngayong araw na to. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel, no? Nang kating-kati na sa balitang boxing. Kaya ano pa iniintay mo? Pindot na! Okay, pag-usapan natin, no? Simple lang naman yung dahil dito kay Bob Arum. Alam nyo, sa kasabikan ng boxing world sa mga balitang boxing, kalat na kalat yung mga sinabi ni Bob Arum, no? Ilang araw na kumakalat na parang ang laki-laki na talagang balita nito, siguro lalo na sa US, na maglalaban na talaga si Manny Pacquiao at saka to si Terence Crawford, no? Naman pinabulaan na natin sa nauna natin video, ayon kay Sean Gibbons, wala naman sa Team Pacquiao ang kinakausap nito ni Bob Arum, no? Pero may mga nagsasabi pa rin na hindi lang naman si Sean Gibbons ang pwedeng kausapin sa Team Pacquiao, no? So sa makatwid, eto na po si Manny Pacquiao na po ang nagpapatunay na wala talagang usapan dahil sa isang episode ng The Chief, ang focus po ngayon ni Manny Pacquiao, wala po siyang focus, ni wala siyang kinakausap, ni wala siyang interest na pag-usapan ngayon ng boxing. Kaya ang dahil ang focus niya, eto nga ang pagtulong sa mga biktima ng COVID, no? Dito sa Pilipinas, lalo na kung gusto niyang makatulong kung paano tutugunan yung mga naka-quarantine ng mga mamamayang Pilipino, ay paano tutugon dito ang pamahalaan, no? So yan yung focus dahil alam naman natin na naranasan ni Pacquiao yung talagang walang makain, yung sabi nga sa isang article na nabasa natin, yung okay, iiinom na lang ng tubig yung gutom na naranasan, no? So ayaw maranasan bilang senador ni Manny Pacquiao na maranasan niya ng kanyang mga kababayan. So imposible talaga, no, na sa panahon ngayon ay ngayon pa maisipan ni Manny Pacquiao na makipag-usap, ni hindi niya naisip yung susunod na laban, kailan ba magbo-boxing. Pinagbabawal niya nga, no? Ayaw niya nga magkaroon ng boxing promotion muna dahil nga sa social distancing na hindi maaring maganap sa isang boxing matchup, no? So nagsabi na si Manny Pacquiao na wala talaga, no? Alam nga namang merong sa Team Pacquiao na nakikipag-usap kay Bob Arum. Yun lang naman yung gusto nating patunayan dito. Na tamang meron pang ibang mga management team pa bukod kay Sean Gibbons. Pero kung si Manny Pacquiao walang interest na pag-usapan ng boxing, imposible na mauna pa sila kay Pacquiao na pag-usapan tong boxing. Pero yung kung ang binabanggit naman ni Arum before tong pandemic, yan na rin yung dialogue, yan na rin yung usapan dito, no? Yung new management niya na manager din ni Conor McGregor ay nagsabi ayon kay Ed Hearn nang kinakausap si Ed Hearn, no? At ang sineset nga nila si Manny Pacquiao sa Saudi Arabia. So yung sinasabi ni Bob Arum, hindi na talaga natin alam kung sino pa sa Team Pacquiao ang kanyang kausap para sa labang Terence Crawford. Okay? So punta na tayo dito sa pangalawang topic, ang labanan ng dalawang maangas, ang labanan ng dalawang siga
sa bunganga. Ang pinaka mga bungangero sa daigdig ng boxing ay si Thurman tsaka to si Broner, no. Sabi na sabi ni Broner na kung sakali raw na maglalaban si Thurman at si Broner ay second round lang aabutin tong si Thurman at pababagsakin niya. Ang natatawa namang sagot ni Thurman, paano mo ako mapapabagsak sa ikalawang round? Eh, sa loob ng apat na round, dalawang beses ka lang kung sumuntok, no? Ito ay patungkol nito ni Thurman, Sam Broner, sa kanyang kalusugan na sa panahon ng laban, nung particular, tung laban niya kay Pacquiao, eh halos hindi sumuntok, no, si Adrian Broner dahil na rin sa kanyang kadidepensa. Yung kantsaw nga nito ni Adrian Broner, eh mas maganda pa ang naging resulta ng laban niya kay Pacquiao kaysa kay Thurman sa nagdaang laban kay Pacquiao, eh produkto na naman to ng imahinasyon ni Adrian Broner, no? Ang akala ko ba, Broner, na humihingi ka ng 10 milyon na imposible na imposible na ibigay sa iyo sa panahon na to, at ikaw ay lalaban sa 130 at or 135 o 140 pounds, no? Bakit ang hinahamon mo ay isa sa pinakamalaki sa 147, di ba? Noong nakaraan nga laban ni Thurman, hirap na siyang magpababa ng timbang sa 147. Pwera na lang kung naiisip mo na lalabanan ka ni Thurman sa timbang na 140. Eh talagang may tama na yung kukote nito ni Adrian Broner. At dagdag pa ni Thurman, miski nga yung lola mo, hindi mo kayang pabagsakin. Yung lola raw ni Broner ay hindi niya kayang pabagsakin sa loob ng second round. At isa pa raw, tinitiyak daw ni Thurman na dinadagukan si Adrian Broner ng mismong mga anak nito. Yan ang napakagandang mga bawi ng parehong daldalerong boksingero. Kung meron lang, dapat to sa dalawa na to, ano na lang eh, ano yung flip-top, di ba? Dapat nag-flip-top battle na lang to kasi parehong maangas. Napakaangas nila sa salitaan, no? Pero pagdating na sa aksyonan, okay, punta naman tayo. Mga maikli lang to eh. Mga maikling reaksyon sa mga maikling balita. Si Victor Ortiz ay nagsabi na muli siyang babalik sa ring, no? Yan. Ang muling pagbabalik ni Ortiz sa ring ay muli daw siyang magiging kampyon. Yan ang sinasabi ni Victor Ortiz. Tumalo sa kanya na tumalo rin kay Adrian Broner, eh gusto rin magbalik, di ba? Kaya magaganda itong mga laban na to. Ha? Gusto nila pare-pareho magbalik. Ano kaya? Sila-sila muna maglaban, no? Matira matibay sa tatlong to, si Adrian Broner, si Marcos Maidana. Yan, yan yung tumalo sa dalawa na to eh. At saka itong si Victor Ortiz. Ayon pa kay Ortiz, nung tinanong siya kung sino raw ang pinakamalupit na sa tingin niya yung pinakamalupit niyang nakalaban. Yan, tinanong siya eh, sino ba pinakamatindi mong nakalaban? Ang matindi lang daw niyang kalaban sa totoo lang. Yan, daming niyang ano eh, daming magandang laban ito ni Victor Ortiz eh, ay ang kanyang sarili. Hindi mo alam kung nagpapatawa, pero may katotohanan yan, ha? Yung alam nyo, tingin natin dito kay Victor Ortiz, may malaki sana yung future niya sa boxing, no? Kaya lang ang kulang niya yung ano, no? Yung sa pag-utak. Before tong laban niya ni Marcos Maidana, matindi to eh. Ito yung ang projection dito ng Golden Boy Promotion, the next Golden Boy, di ba? Tapos ang dami niyang fans. Ang ganda ng mga laban, knockout yung kaisa-isang talo niya, parang split decision na hindi talaga conclusive, no? Kaya pinagpapalagay na parang walang talo to si Victor Ortiz, no?
hanggang sa makalaban niya si Maidana, no? Ito si Maidana, ano to eh? Yung ang tawag dito, yung prospect killer. Prospect na maging superstar talaga to si ano, parang si Ryan Garcia ngayon. Ganyan yung katayuan nito ni Victor Ortiz sa Golden Boy promotion nung panahon na yun, no? Nung bago niya makalaban si Maidana. Tapos, nung laban nila ni Maidana, naunan nakapagpabagsak to. Napabagsak niya si Maidana. Hindi ko lang alam kung first round, second round niya napabagsak. Binawian lang siya ni Maidana. Tapos, nung nakailang bagsak na siya at binubugbog na siya ni Maidana, umayaw. May kakulangan nga sa yung mental toughness, no? Yun yung kulang dito kay Victor Ortiz. Kaya po pwede. Yung sinasabi niya na yung sarili niya lang talaga. At ang mahirap nito, nung umayaw siya, okay lang sana kung inamin niya na injured siya. At injured naman talaga. Dahil parang sa lakas ng suntok ni Maidana, parang yung panga niya na disforme. Okay lang yun, na yun yung ikatwiran. No? Pero ang kinatwiran ba naman, bata pa ako, hindi ko... Yung kapirasong isip yung nagsalita, mahirap yun eh, di ba? Mahirap pag ganun yung ano eh, yung may kapirasong utak ka tapos hinayaang mong lumabas sa bibig yung gusto mong sabihin. Ang tindi ng projection, maganda naman ang pinapakita niya sa ring. Okay lang na umayaw ka, nung umangal ka, nabasag yung panga mo at yun naman talaga. Tapos mag-rematch ka na lang. Hindi. Ang bukang bibig niya, bata pa ako, marami pa akong pwedeng gawin. Hindi ko isusugal yung kalusugan niya rito sa laban. At parang ganun yung lumabas sa interview. Kaya magmula nun, alam nyo, tapos Mexican, ano pa siya, di ba? Hindi ubra sa mga Mexicano yung ganyan, yung mga ayawin. Magmula nun, unti-unti, nawalan siya ng fanbase, nawala yung pagiging prospect niya. Yun yun. Tapos, bigla na naman tong, biglang na magmula kay Maidana, parang nawala sa eksena to eh. Biglang bumalik na naman to sa eksena si Victor Ortiz nung nakalaban naman si Floyd Mayweather. Alam nyo, nung pinapanood ko sila ni Floyd Mayweather, tama yung ginagawa niya kay Floyd Mayweather eh. Actually, pwede niyang matalo o hindi man matalo sa ano, sa pero maganda. Kumbaga hindi nakakaporma si Mayweather eh. Yung dirty tactics niya, yung nira-raffin niya, talagang tapos yung talagang tinutulak niya, kinakalabaw niya, kumbaga. Dumating pa yung point na, kaya nga hindi makaporma yung shoulder roll ni Mayweather dahil kung saan-saan nagmumula yung suntok nito ni Victor Ortiz eh. Pwede talaga, posible talaga, no? Pwede hindi matalo si Mayweather, pero maganda sana yung kinalabasan ng resulta. Maganda yung kinalabasan sana ng resulta. Anyway, nung pinapanood natin yan, talagang tuwan-tuwa ako kasi, lalo na nung hinedbat niya si, ano, si Mayweather. O di hinedbat ngayon. Di parang... Ang dapat nun, total sinadya mong i-headbutt yun, pangatawanan mo na, wala naman, warning lang naman eh. Sorry. And the rest is history. Alam na natin, no? Sa kaso sorry, akala niya, di ba? Siyempre, lahat ng, si Joe Cortez, kung hindi ako nagkakamali, si Joe Cortez ang referee nun. Siyempre, alam na natin yan eh. Lahat yan. Pabor yan kay Mayweather lahat. Sucker punch yun. Nung hindi na siya bumangon, alam nyo, kasi groggy. Hindi mo naman pwedeng bilangan, hindi mo naman pwede. Kasi sa totoo lang, first time yun, di ba, nagsusuri, tapos sinuntok ni Mayweather. Kung ibang boxer yun, wawarning nga si Mayweather, di ba? At anuin muna. Dahil si Mayweather nga yung kalaban. Ano magagawa natin? So, binilangan. Hindi ko alam kung binilangan o in-outright na knockdown eh. Anyway, sa sucker punch na yan, doon lang nanalo si Floyd Mayweather, no? Pero kung iba sana yung nakalaban ni Victor Ortiz, hindi tutuloy yun, no?
Si dalawa yung pwedeng gawin ni Victor ni Ortiz ni Cortez. Pwede niya i-disqualify si Mayweather o warning ang si Mayweather. Eh hindi mo pwedeng gawin yung dalawa na yun unless gusto na magretiro. Oh, yun po yung nangyari. Kaya totoo yun. May posibilidad na katotohanan. Yun sinasabi niya na ang pinakamatindi niyang kalaban ay sarili niya. Ang problema, edi sabihin naman natin, edi okay pala kaya niya. O eh, ganun pa rin ang mentalidad niya. Ang tanong, pag bumalik ba siya sa boxing, maiiwan niya yung sarili niya sa bahay? O kasama niya pa rin eh. Kaya, hindi magiging matagumpay yan. Pero, kung pare-pareho sila, yung mga nagbabalik sa boxing, sila-sila na lang yung maglaban, di ba? Si Adrian Broner, Marcos Maidana, at saka itong si Victor Ortiz. Maganda. Pwede sila mag-ikutan. O kaya, magsama pa tayo, sama pa natin si Turman. Di mas maganda, maglabo-labo silang apat. Mini tournament. Tournament ng mga bugok ang pag-iisip. At syempre, alam natin ang resulta. Pag sinama mo si Turman naman nanalo dun sa tournament na yun. Hanggang dito na lang po mga kapatid. Hanggang sa muli natin. Alam ko sabik na rin po kayo sa mga balitang boxing. Yung totohanang balitang boxing. Yung balita ba na knockout ni ganun at malapit na. Nagdedeklara na yung Golden Boy na pinag-aaralan na nila yung kahit na walang audience, ganun din yung top rank. So magsusunuran na yan lahat. Hopefully, June or July, hindi na po mababalik yung dati, yung dating, yung ang new normal nga ngayon, yan na. Social distancing, walang tao sa maglalaban kayo. Ang tao, parang may nakita ako na nagsalita tungkol paano nila dinidescribe yung boxing na walang audience ay glorified sparring, no? Glorified sparring kasi para na lang sila nag-sparring. So, baka sa susunod na mga panahon, masanay din pati yung mga boksingero, masanay din yung mga manunod, no? Try natin. May mga wala namang audience, di ba? Pero pinanonood. So sana, pwede ka naman talaga manood sa bahay ng boxing event. Sana magkaroon na, no? Sabik na tayo. Na mapanood yung isang big time boxing na ini-spray. Kada round, ini-spray ng alcohol. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli nating pagkikita-kita dito pa rin sa ating paboritong boxing tambayan, Bad Aratilis po.